po medyo matagal ko nang sinabi or maybe few days ko nang nasabi na i-upload ko yung or mag-upload ako ng video tungkol sa mag-upload ako ng video pwede tayong bumawi ngayon sa ating mga anak, sa ating mga generation, sa ating mga anak na ituro sa kanila ang importance of savings and ang importance ng saving and investing. Sa madaling salita, I was a victim of financial mismanagement. Sa madaling salita, I was a victim of financial mismanagement. As I grow older, mga teenager pa lang ako, iba na yung One eternity later. Pero syempre yung sinabi kong 25 days, sobrang delayed. Pero, the most important thing is, hindi ako bumitaw sa pangarap. Sabi ko sa sarili ko, laban lang, besh, kaya natin yan. Kung medyo madelay man, visit to it na madudoble yung pangarap na yan. And still, kaya go, go, go lang. Doon na lang naman talaga ang mag-iyak. Talagang maraming struggles, pero by the grace of God, hindi tayo nagpa-daig kung ano man yung mga struggles na yan. Kinaya natin at kakayanin natin. Main thing kung bakit and I have with me a list of my guidance. Kaya importante na to invest kung ano man yung mga and to filter. Kaya importante na we filter talaga yung isang guide ko and to remind me to yung iba siguro weirduhan talaga sa akin pero hayaan na natin huwag tayong magpadala. Kung ano man yung mga sinasabi nila sa atin, hayaan na natin sila. Huwag tayong magpa-apekto. Para magkaroon ako ng multiple source of income. Ako, if I get a credit to get rich, and dapat isipin natin na ang pera. Pero kung katingkap ka, kung may laman ang pitaka mo, ang wallet mo, ito na yung sinasabi ko. Pero jokingly, sinasabi ko sa mga kaibigan ko, mahirap talaga maging mahirap.
kung may pangarap ka na hindi mo ito, ang sabi nga nila, kung nananaginip ka ay tulog ka, pero kung may panaginip ka na hindi ka makatulog, go for it. Tapos may isa pang instance na parang ang sakit sa akin na sacrifices ko. Maging wise ka lang sa pag-spend ng money mo. Inisip ko na lang na wala akong amo, nag-part-time ako, naglinis, nag-part-time ako, tapos natapos ko yung placement fee ko. Hindi ako nagpapagupit. Kunwari yung magugupit sa... Kunwari yung maglilinis ng kuko ko, babayaran mo ng 500 or 1,000.